Hi guys, magandang araw po sa ating lahat, no? Ngayon ay gagawa na naman tayo ng panibago nating video. Ang gagawin ko pala ngayon ay isang request ng isang head namin. Nag-request siya na gagawa raw ako ng banana loaf or muffin. Para daw propose namin dun sa Gia. Okay, so ang gagawin natin ngayon is parang trial and error. Pero, nakasanayan ko na itong ginawa, ang recipe na to. Kaya lang, meron tayong ina-add na mga items para mapasarap pa yung banana natin. Banana loaf o muffin. Okay, so, babatiin ko lang bago natin ito umpisahan. Yung subscriber natin, si Miss Catherine Kela. Hindi ko lang alam paano i-pronounce yung apelyido niya. Parang Kela. Kela yata. Mga magandang araw po. Pasensya na po kung hindi ko na-pronounce ng maayos yung apelyido niya po. Pero, Miss Catherine Kela po. Ang basa ko doon. Tsaka, yun sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusubaybay sa video natin, maraming salamat po. Sana po ay kayo walang sawa na magsuporta sa mga videos pa po natin. Kasi marami pa po tayong gagawin. Hanggat nasa department tayo ng kitchen, patuloy tayong gagawa ng videos. At ipagdasal po natin na tayo magkaroon ng sariling shop. Kasi nga po, mas madali at saka mas mapagaan yung paggawa natin ng videos. Kasi nga po, pwede natin araw-arawin. Pwede na tayong maglagay ng sarili nating oras para sa live. So, lahat-lahat pwede na natin magawa. Anyway, umpisahan na natin to. So, ito palang gagawin ko is, banana muffin muna. Hindi tayo gagawa ng loaf sa ngayon. Pero pwede itong gagawin natin loaf. Kaya lang wala tayong hulmaan para doon. Kasi nga po, hulmaan natin dito ay malalaki. Okay, so muffin muna yung gagawin natin. So, ito yung part ng topping. Part ng topping natin, ang ingredients natin is chocolate chips, mixed nuts, walnut ito at saka cashew nuts, cinnamon powder, brown sugar, all-purpose flour, and butter. Yan po yung toppings natin. Ito naman yung filling natin. Yung chopped banana. Hindi po natin parang cubes lang po yung pagka-chop niya. Brown sugar, cinnamon powder, and butter. Pinakauna po natin gagawin, ito yung filling. Nalutuin muna natin siya. Kasi ang mangyayari dyan, ipo-foldin natin siya dun sa banana mixture natin. So, papakita ko ba sa inyo kung paano gagawin. Mamaya. So, ito yung pinakauna natin gagawin. Lalagay ko lang sa kawali. Tapos, lulutuin ko. Papakita ko sa inyo yung result. Okay? Paghalo-haloin lang po natin yan lahat. Ay guys, so po, luto na po yung filling natin. Ganyan lang po siya. May granules po ng banana. I'm sorry guys, nakalimutan kong banggitin kanina yung grams ng filling natin. Yung chopped banana po natin, 2 piraso. Kahit gaano kalaki na, banana. Pwedeng-pwede. Basta 2 piraso po siya. Hindi ko na po siya tinimbang. So, 2 piraso na banana, 100 grams po yung brown sugar natin, tsaka 2 teaspoon na cinnamon powder, tsaka 1 teaspoon na butter. Pinaghalo ko lang po siya lahat, tapos niluto ko siya in medium height, hanggang makuha ko ganitong consistency. And, ganyan na po siya. Huwag po natin durugin yung o i-mash yung banana. Kasi yan po yung pinaka-feeling na gagawin natin mamaya. Okay? So, papakita ko lang sa inyo itong banana na ginamit ko. Kasi yung iba ay nagtatanong kung gaano kalaki raw yung banana ko minsan. Kasi nga, hindi naman grams yung ginamit natin. Papakita ko na lang yung laki ng banana. Yan, ganyan kalaki yung banana ko. Yung ginamit kong banana. 2 ganitong kalaki. Yan. So, sa mga mahilig sa banana dyan, ganito kalaki. Mas masarap. Kasi nga, marami yung output na mangyayari.
mas maraming banana, mas masarap. Okay? So, huwag kayong detrimental dyan. Okay, sunod natin gagawin, itong topping. Yan. Topping nang gagawin natin. So, ang mangyayari dito, ito yung chocolate chips. Hindi po natin ito ihalo doon kasi nga po, magkakaroon to na ano, o matutunaw. Okay? So, pagpaliban nyo muna natin yan. Pagkaluluin na natin ito lahat. Ito yung mixed nuts natin. 100 grams. Inuulit ko, cashew at saka walnut po ito yung gamit natin. Pwede rin kayo gumamit ng local nuts. Yung skinless lang po. Huwag lang po yung may skin. O kaya pwede naman yung may skin. Kaya tatanggalin nyo yung skin. Skinless na nuts, pwede rin. Pwede iisang nuts lang. Hindi walang halo. Okay, either cashew or walnut, pwede. Pwede kayo gumamit ng almond, depende sa inyo. Okay, basta ginamit natin, cashew at saka walnut, pinaghalo lang po natin. Ito yung 100 grams na brown sugar. 2 teaspoon cinnamon powder. So, paghalo-haloin lang po natin gamit ang kamay. Yan. Yan ang masarap pag kinakamay. Lalong-lalo na pag banana, kakamayin mo. Sarap. O nga, maniwala kayo. Sarap yan. Pag kinakamay mo. Banana muffin. Okay, susunod ko na yung harina natin. Yung harina natin, all-purpose flour. Pwede kayong gumamit ng cake flour, bread flour, o any flour na available. Walang problema. So, ginamit ko all-purpose flour. 50 grams. So, kakamayin ulit natin. Yan. Lalo sasarap. So, ilalagay ko naman yung melted butter natin. Ay, actually, hindi siya melt. Soft butter lang po. 30 grams po ito. Okay? Ilalagay ko na. So, kakamayin ko na ulit. Yan. Kung nagpapasarap nito, pag kinakamay. Yan. Meron na tayong nuts with cinnamon crumbs. Yan. 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 Ito po yung toppings natin. Yan. Itong toppings na ito guys, pwede nyo rin itong gawing toppings sa tinapay. The cakes, kahit anong klaseng cakes, pwede nyo i-toppings, lalo na yung cakes na panghalo sa kape. Kung hindi na nilalagyan ng icing. Meron kaming tinatawag na mother cake, grandma's cake dati. Ganito lang nilalagay kong toppings. Okay? So isusunod na natin yung banana mixture natin. Napakasarap ako kakamay nito. Okay, so susunod natin yung banana mixture natin. So guys, susunod na natin. Ito yung brown sugar natin. Brown sugar natin is 350 grams. Ilalagay ko na po dito. So, tapos susunod natin yung oil. Yan. Itong oil, pwede nyo palitan na butter. Depende po sa inyo. Okay? Ano to? Coconut oil lang din. Kung napansin nyo, natutulong. Yan. Pwede kayong gumamit ng ano klaseng oil. Huwag lang olive oil. Okay? So, lalagay ko na rin. Oil. Yan. Tapos, susunod ko na itong itlog ko. Yan, itlog. Yung tatlong piraso po ang itlog ko sa banana. Yan. Maniwala kayo sa hindi tatlo ang itlog ko. Pagalo-aloin na natin. So, ganyan lang po siya. Lalagay na po natin yung banana.
Yung mash banana po natin, ito po, kung nakita nyo po, nagtutubig, watery na yung natin. Kasi ito yung gusto natin mangyari. Sinadya talaga natin ito na mag-overripe talaga. Hindi lang overripe, parang lata na talaga yung banana natin. Ito yung pinakamasarap na gagawing banana kasi nga po mataas na yung aroma niya. Tapos, meron na siyang sariling water. Kumbaga, mas mataas na yung moisture sa gagawin nating banana. Cake, muffin, o loaf. Okay? Basta ganito, kung nangyayari. Ganito yung quality ng banana. Okay? So, ihalo ko na. Ano pala yun? 300 grams na mashed banana. Okay? So, paghalo-haloin ko na. Lalagay ko na rin itong fresh milk. Fresh milk natin, 100 grams. So, pwede ito evap. Pwede mo rin palitan ng cream. Skim milk. Pwede rin. Depende na sa inyo. Okay. Mix natin ulit. Ayan. Lalagay ko na ito. All-purpose flour. All-purpose flour po natin. 375 grams. Okay. Mix ko lang. So, after po ma-mix ng flour natin, lalagay ko rin itong baking soda. Pwede nyo rin paggamitan ito ng baking powder instead of baking soda, kaya lang hindi masyadong maalsa. Ang trabaho pala ng baking soda, maliban sa pagpapaalsa, nagpapalabas din ito ng kulay. Kumbaga, ini-enhance niya yung kulay ng ginagawa mo. Kaya kadalasan mo ito makikita sa chocolate cake, banana cake, yung mga cake na may kulay. Kasi nga po, ini-enhance niya yung kulay maliban sa pagpapaalsa na purpose niya. Okay? Ilalagay ko na ito. So guys, ngayon, hindi na tayo gagamit ng wire weaves. So, gamitin natin yung spatula na po. Okay? Yan. So, susunod natin lalagay itong 1/2 teaspoon natin na salt. Okay? Tapos nuts. Ang nuts pala natin is 100 grams. Mixed nuts din yun. Almond saka cashew nuts. Itong raisins natin, 100 grams din, chinachop ko na rin siya. Ayan. Yun. Tapos, lalagay na rin natin itong vanilla, 20 grams. Sa banana cake, guys, pwede kayong maglagay ng rum. Okay? Rum, lemon, o mga orange, zest, or orange flavor, pwede. Nagbiblend siya sa banana. Okay, tapos, lalagay na natin to. Dito, pwede mong mag-add, kailangan mo talaga dito ng rum. Kasi nga po, masyadong matamis na to. Ang rum, hindi ba dun sa flavor niya, kaya nakakabawas siya ng sweetness ng sugar. Pwede ka mag-add dito ng rum. Okay? Kaya yun, wala kayong rum dito. Yun lang pinapakita ko kanina. Yun lang po nilagay natin. So, mangyayari dito, i-fold in natin. Hindi na po natin i-overmix para hindi po ma-mash yung saging na ginawa natin. Okay, so ilalagay ko na po sa ating molde.
Ito pala ang moldi natin, guys. Ito yung kadalasan makikita ninyo sa coffee shop. Ito yung ginagamit nila na moldi, na muffin mold. Kung napansin nyo, maliit yung puwitan, tapos palaki yung palaki. Pag naluto ito, mapapansin nyo, malaki yung ulo. Bandang ibabaw ng muffin. Yan, masarap. Kaya naisip ko na pag gagawa ko ng banana, gusto kong malaki, malaki yung ulo ng banana para masarap. Yan. Yung iba kasi pag may makakita na malaki ang ulo, natatakam na silang kakain. Kaya masarap talaga. Tapos malaki yung bandang ibabaw ng muffin. So, pwede rin kayo gumamit ng ano, nung regular muffin ano, nang ginagamit ng cupcake mold, yun, pwede rin yun. Kaya lang, ang gagawin natin ngayon is proposal. Gumawa na tayo ng malaki. Okay, so ilalagay ko na. So guys, ayan po, lalipat na po natin sa ating muffin mold. Yung mixture natin. So, pinagkasya ko na lang. Kung napansin nyo, medyo puno. Kasi gusto nga po natin is lalaki siya. Gusto natin na magiging bonggang-bonggang dating niya. Kaya lang, baka biglang tatapon yung ano, sobra. Kasi nga punong-puno na, kung napansin niya. Pero since, ano ba ito, trial and error po natin, sana dire-diretso na, hindi tayo magkaka-problema. Okay? Saka sakali man na po siya o tatapon yung ano, gagawa tayo ulit, pero sana hindi na tatapon para hindi na tayo ano. So lalagay ko na ito yung di natin hinalo dun, yung chocolate chips. Yan, ano lang to, dagdag pampaganda. Yan. Ang kaibahan pala guys sa muffin at saka cupcake, siyempre yung cupcake is matamis. Saka mayroong cream. Yan. May cream or icing sa taas. Yan. Yan mga cupcakes. Ito namang muffin, more on flavor. Flavor and aroma. Siyempre wala siyang icing o cream sa taas. Okay. Yung mga muffin na original na muffin, lalong-lalo na sa mga foreign country, di ganun katamis, hindi tulad sa atin. Tayo kasi kahit na kapamilya natin is wala ng paa, mahilig pa rin tayo sa matamis. Dahil daw tayo sweet, wala tayong magagawa siya. Yes, ayan na po. Ready to bake na po itong ano natin, muffin. So, isasalang ko po siya 200 degrees Celsius. Yan. First 10 minutes. Tapos, bababa natin ng 180. So, papakita ko mamaya yung result. Ayan, guys. Kahango ko lang po sa oven yung muffin natin. At napakaganda yung result. Hindi po siya tumatapon. Tamang-tama lang po yung temperature na ginamit natin. Temperature pala natin guys, 200 degrees Celsius. Umabot po siya 30 minutes. Kung maluto. Titikman po natin. Siyempre, malambot po ito pagka bagong luto. Ganun talaga yung kahit na anong klaseng ginagawaan po. Basta bagong luto, malambot. Kung napansin nyo po, dito maliit. Yan, maliit yung unahan, tapos malaki yung ulo. Yan po ang gusto nating mangyayari. Kasi pagka nagka-discipline na ganyan, nakikita ng mga tao malaki. Yan po ang purpose nga. Di nila alam, dinadaya sila sa ilalim. Yun! Kaya, ito, masaya tayo sa result nito. Kaya lang titikman natin para malaman natin kung pwedeng-pwede na ba. Okay? Doon pala sa ano guys, sa feeling na ginawa natin kanina, kailangan po pala matigas yung banana. Hindi matigas, hindi ano,
hindi pa siya tawag doon. Hindi pa siya nagtutubig. Yun, hindi pa watery. Buong-buo pa akong hawakan. Kung nakita niyo yung hinawakan kanina, yun po yung ginamit natin na pangpalaman. Yung ginawa natin, kinaramilize natin. Yan. Tapos yun dun sa, ano, sa mixture ng banana mixture natin, yun po yung overripe na talaga. Yung nagtutubig na. Okay? So, kinaklaro lang po natin. Okay, so bubuksan natin yung isa. Papakita ko na sa inyo, hindi ko na ika-cut yung video para diretso-diretso na po tayo. Okay? So, saan ba yung bubuksan natin? Bintot-bintot. Okay, ito na. Saan yung bubuksan natin? Launa. Alas dos. Alas tres. Tigran. Yo! Napakaganda. Napakasarap tingnan. Pagbukang-pagbuka pa lang. Natatakam ka ng kakainin. Yan ang gusto ko. Yo! Lasang banana. Bakit kaya? Banana cake kung naging lasang banana. Ito yung feeling natin kanina. So, yan yung purpose natin kung bakit hindi natin siya sinama pagmamash para gusto natin may granules ng banana. Okay. So, yan po yung purpose natin. Okay. So, pwedeng-pwede na. Papasa ito sigurado. Pwedeng-pwede nyo ito po itong benta, guys. Nakikita nyo po sa mga coffee shop, ibang mga nasa ano, mamahaling mga shop, nasa mga 50 plus po ito. 50 to 60 plus. Isang ganito. Ganito kalaki. Ito pa lang wrapper natin. Ginagawa ko lang po ito. Pinakat ko lang ano, pa square. Yes, pa square. Hindi po rectangle. Pa square po siya. Okay? Pero meron namang nabibili na ganitong design. Kaya lang, dumidikit kasi, nakadikit na kasi itong fold. Kung nakita po, may naka-fold. Nakadikit na po siya. Pag nilagyan mo siya ng, ano, ng mixture, pag alsa ng mixture, hindi na po siya sumisiksik o lumalapad. Kasi nga po, yung paper na, hindi nagsistretch, hindi nag-a-adjust. So, mas maganda pag gagawa tayo. Kasi nga po, gusto natin yung pag nilagyan natin ng mixture, nag-a-adjust. Yan, yun yung masarap. Pag nag-a-adjust. Okay. Ang sarap talaga, guys. Siguro pag nagluto kayo nito sa bahay ninyo o sa tindahan ninyo, hahanapin nyo ako. Ay, joke lang. Hahanapin talaga ito ng customers nyo. Yan. Lalong-lalo na pag nalagyan nyo ito ng kunting rum. Okay, may blend po yung rum sa cinnamon. Mas lalong sasarap yung aroma nito. Niwala kayo. Kahit anong klaseng ram, kahit ang duway ram, pwede na. Huwag lang kulapo. Okay? So, sana ay makatulong ako sa inyo ngayon. At makapagbinta kayo nito. Aabangan ko po. Message nyo po kung sinong pinakamaraming nakapagbinta nito. Kasi yung ensaymada natin so far, maraming nagbibinta. Sabi pa nga ng isa, pag ako yayaman dito, yayaman din ikaw. Paano, sir? Sabi nga, siyempre, bibigyan kita kalahati. Parang joke lang yun. Pero masaya tayo dun. Ang nangyari sa bintahan niya, lumalakas daw.
Kaya lang, kailangan din natin magkaroon ng marami pang variety. Sana rin to sa magiging variety ninyo. Kaya maraming maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa mga video natin. Kung hindi kayo magsawang mag-support at mag-share sa video natin. Maraming salamat, guys. God bless you all. And thank you.